Ayun, good afternoon. Medyo nakakatuwa, ano? Yung makapasok. Yung mismong host ang hindi makapag-host. Okay. Anyway, 100 lang talaga, ano, yung capacity? Or pwede pang madagdagan? Sige, sige. Ayan. Ay, palitan ko lang background ko. Sige, okay na yan kahit na hindi anong aking background. So in a couple of minutes, start na tayo, no? The flow would be introduction of Ground Gurus, myself, no? Tapos, and yun, start na tayo kasi you only have 2 hours, 2 to 3, no? Depende kung kailangang extend natin ng ilang minutes, no? So, ayun. First thing first, okay naman ba yung audio, mga sir, ma'am, sa inyo? Okay po. Ayun. Okay. Then, I think we're good, no? Sige. Prepare ko lang yung slide. Hindi ako makapag-share. Hold on. Muna magre-record. Pwede bang makarecord sa inyo? I think so. Kung sino gusto mag-record, okay lang, no? Saka pwede rin naman natin balikan sa YouTube and I'm not sure kung FB Live nabobroadcast din tayo doon. FB Live yan? Not sure, Mary Joy, kung FB Live, no? Pero for nakikita ko lang kasi YouTube, eh. Well, anyway, sige. Okay, mute ko na lahat, ha? Where is everyone? At ako'y mag-uumpisa na. Mute all. Checking if I'm sharing the correct screen. Ayun. Game. So, yeah. Okay. This, I think, for Ground Gurus, it's the Marami na kami sing webinar, pero kaya namin ginawa itong Python, no? Due to the demand, tsaka yung iba sa inyo nag-survey kung ano yung programming language na napatok ngayon, di ba? Nasa top 5. And doon, makikita nyo na nasa top 5 nga si Python because of some benefits and mga advantages, no? So madaling ang pag-aralan at madaling i-install para sa akin, ha. Wala nang masyadong tool na dina-download, wala nang etc. Kumbaga, no? So let me first start with the Ground Gurus introduction, no? What we do. So groundgurus.com, kindly check our site, no. We have 4 E's, no. Meron kaming 4 let's say services, no, para mas madaling tandaan, okay?
So one is to enrich. That's what we're doing. Ito yung ginagawa namin sa inyo, no? Nag-share kami. We have free webinars, no? At bootcamps, no? Mga sessions. Ito yung paid training natin. Iba pa rin kasi pag paid training kasi meron siyang pattern, no? Pag single session lang or webinar, foundation lang yon, introduction, mostly installation, tsaka basic na pag kukode dun sa tinuturo namin. Okay? Dati, nakita nyo naman dun sa feature na may classroom, no? May classroom kami. May classroom kami na wherein we do face-to-face training. Pero ngayon, hindi na pwede. Kasi, yun nga, due to the situation right now, maraming requirements yun. So, we decided to do online na lang. Nagulat kami yung respondents sa online. Mas marami kesa dun sa face-to-face namin. There are advantages dun sa face-to-face at saka sa online. Kasi sa pagka face-to-face, na-assist namin yung na-assist namin yung mga participants. Merong a personal touch, di ba? Kapag may issue yung laptop nila, hindi makapag-install, hindi tumatakbo, pwede naming lapitan. Okay? Kapag kami medyo merong bumabagsak-bagsak yung mata at ulo, pwede namin gulatin, di ba? Pag online, siyempre hindi namin nakikita lahat. But siyempre yung umattend ng online yan, hindi naman a-attend yan nang walang purpose. I believe that the 99% here gusto matuto, di ba? Hindi lang yung certification, I hope not, na ibibigay namin, pero nandito kayo para matuto. We're sharing your weekend with you 2 to 3 hours para magabayan kayo. Bakit? Kasi yes, IT, maraming graduates ng IT. Ang competition mataas. Ano ang gusto namin gawin? Yung mga nakapakinig man lang sa amin, alam nila yung susunod na gagawin pagka-graduate nila. Not just graduate students, yung mga nagtatrabaho, kung gusto mag-careership, yung mga gusto mag-careership, sabi niya, ay naku, medyo mababa sweldo ko dito. Gusto kong maging IT. Gusto kong maging programmer. So, ayun. Binibigyan namin kayo ng tip or tinuturo namin sa inyo kung ano dapat pag-aralan nyo. Napakalaki ng IT, one of the branch or part of IT is programming. Ayon. Part of the IT, the whole IT is programming. Tapos sa programming, marami ding languages. Tapos, di ba, kung kayo yung IT student, ano ba talagang aaralin ko, no? Mag-hardware ba ako? Mag-software? Mag-developer ba ako? Mag-technical support ba ako? So yun ang mga pinapaliwanag namin. Hindi lang namin tinuturoan kayo mag-hands-on, or also may kasama na ring advices and mentoring based on experiences namin, no? Kung ano yung nangyari. Kung ano yung mga na experiences namin throughout this year, the IT years. No, ako 15 years na mahigit. So yon. Okay, so enable, we do business business application development, pero ako talaga naka-focus sa coding, may ibang team na gumagawa ng application development namin kasi hindi ko pwedeng gawin dahil magkakaroon ng conflict of interest dahil employed din naman ako. No? Then endorsement, may umpisahan kaming platform wherein we get your profiles
everyone, then categorize them kung ano level, kung anong level, junior or senior, ano ba yung naging basis namin dyan. Siguro years of experiences na lang. Diba? Mga nagtatanong sa inyo, ano ba ako, junior ba ako, senior? Paano ba matatawag na senior? Pag may puting buhok na, o pagka, well, ang pinakamagandang sukatan dun yung, well, basically experiences. Siguro sa 10 taon, marami ka na rin natutunan. And we don't look at the achievements, di ba? Kasi may kanya-kanyang expertise yung mga senior niyan. At hindi naman naabot sa senior level yung mga makakilala nyo kung hindi naman okay yung trabaho nila, di ba? Nagsikap sila para marating yung position nila, and of course, dire-diretso yung pag-aaral na hindi sila naging stagnant sa skill nila. Hindi sila na kontento, kumbaga. Okay? Then the last E is engage. Ito yung pumupunta kami sa mga schools, seminars. Okay, ini-invite kami, no? Lalo na yung ito yung mga period na ganito. Ito na yung papagraduate, no? Kayo, yung mga graduating students diyan, no? Marami kaming invitation, yung ang inaano lang namin yung schedule, no? Weekdays kasi yung availability namin limited, no? At minsan hindi pa available. So pagka weekends naman, may turo kami. Okay, kung wala, yung mga estudyante naman walang pasok ng Sabado, pero yung iba meron. Nag-seminar din kasi ako ng Sabado. Talagang willing yung mga estudyante umano ng weekends, okay? So that's the 4 E's of Ground Gurus. Then to introduce myself, no, I'm working as a DevOps engineer and / .NET developer / at marami pang / no. Bakit, no? Well, yun na kasi yung real talk. Hindi ka lang dapat makontento doon sa skills na meron ka na. A piece of something, pagka pinagsama-sama mo yan, matibay na kung foundation mo ng ano yan, na maganda na sa resume, no? I will give you some tips kung ano yung mga dapat tandaan kapag mag-uumpisa kayo sa IT career nyo o kahit sa amang karera nyo sa trabaho, no? Itong DevOps engineer, ano to? Okay, yung root word muna, itong DevOps is development tsaka operations. Pinagsama. Anong ginagawa namin dito? Diba? Pagka nagde-develop, pagkatapos mong i-develop yung application, ibinibigay mo saan? Sa system administrator, sa network administrator. Then, it will be deployed to, depende kung ilang environment, sa test bed at sa production. Dati, no, 10 years ago or more, mano-mano, kinokopya yung file. Oh, Jeremy, yes, sir. Sorry po, napindot lang po. Ah, okay, sige lang. Ibig sabihin, di ba, gising ka pa. Okay. Kung may question, feel free to cut me. Okay lang naman. Okay? So, yun. Yung DevOps engineer, in-automate yung ganong proseso para hindi ka na maglalag in kung saan sa ang server para kopyahin yung files or tawag nito, yung application mo na i-deploy para tumakbo. Doon kunya sa GoDaddy, kung sa Azure, yung cloud host, no? Doon naka-host yung server nyo. Hindi ka na magla-login doon, at syempre matagal yung proseso. Pwede ka pang magkamali sa spelling o kung ano-ano mang human error na mangyayari kung hindi automated. Kung automated yan, less, no? Yun, ang dinidesign namin. Paano i-deploy itong e-commerce, yung parang Lazada app nitong isang kumpanya. So, inaano namin yan. May mga diagram, tapos may mga technologies kaming ini-introduce, no? Then, of course, .NET developer pa rin. Kung binabalik-balik yung, hindi na ako masyadong nagko-code ngayon, kaya nga gusto kong magturo, no? Sa inyo, dahil
Yun. Gusto ko pa rin balikan yung coding kahit papaano. Okay? Sige. Wala yung slide natin. Yan. So, I'm working in a BPO company. I prefer not to disclose yung mga nang may nakakakilala sa inyo. Bahala na kayo. No? Sige. Then I graduated from STI College Cubao, no? Hindi pa siya ganong kalaki yung STI College ngayon, no? Nandun pa kami sa EDSA, doon sa may Jollibee sa harap ng Cubao, na iisang yung hagdanan namin one way, no? Aantayin mo muna yung pababa bago ka umakyat. So ganun. And yun, nakakatuwa naman talagang meron ng may elevator na, no? Hindi na hagdanan. Yung mga taga shout out sa mga taga STI College Cubao at sa buong STI, sa lahat na rin ng colleges, no? Hindi naman tayo bias, okay? Then else yun, I have a Microsoft certification. Yan. Hindi ito nag-expire, hindi katulad ng ibang Microsoft certification. So, ang tawag sa certification na ito, Azure Fundamentals. Ano ba itong Azure na ito? Azure is a cloud technology. Cloud na hindi tinawag kasi siyang cloud kasi ang konsepto nito kahit saan pwede mong, hindi naman pwedeng tanawin. Pwede, available siya, yung availability. No? Doon sa cloud na yon, pwede kang gumawa ng sarili mong computer. Mag-login ka lang sa Azure, MS Azure Cloud, no? Gumawa ka ng sarili mong computer, syempre meron yung cost na depende naman sa budget nyo, may ibang training para dyan. No, tapos nitong fundamentals na to, may mga ano yan, may mga susunod pa dyan, may AZ to 204, 209, mga ganon. Yun lang naman. So, kung may mag-i-sponsor na company, sige, no? Kunin nyo lang. No? Hindi lang naman Azure, mayroon pang AWS, Amazon Web Service, tsaka Google Cloud Platform, that's GCP, tapos Alibaba Cloud, yan, pare-parehas ng servisyo yan, magkaka kompetensya. Sa inyo na kung saan mas madali yung matutunan o saan mas gusto nyo. Okay? Pero syempre hindi yon kasama sa tuturo ko ngayon. And of course, every company has advocacy. Meron tayong participation sa community. Okay, meron na okay. Kesa naman nag-aano tayo, nagpo-post tayo, nagko-comment sa kung saan-saan na news or ano kung tungkol man sa ating ano no, sa ating bansa, no, mga problema, tumulong na lang, no? Tumulong na lang tayo, no? Para nang doon pa nagkakaproblema, no, sa pagko-comment natin ganyan. We cannot do something about the problem of yung mga politics niyan. Wag na nating i-ano yung ano natin diyan, oras natin diyan kasi ang ano eh sarili din natin ang tutulong sa atin, di ba? Yan. Okay, so yun, kaya I talked to the team, no, ito focus tayo sa isang advocacy lang, no. Then ngayon sa mental health nga, itong pinaka nakakabahala ngayon, no. Even hindi lang adult, no, lalo na sa mga kabataan pa lang, as young as 2 to 3 years old. Sa social media, sa mga gadgets, sa mga devices, nawawala na yung sense of yung socializing part, no?
meron, syempre, kontenta ko na naglalaro ka dun sa kwarto mo, hindi ka nalalabas, and hindi disconnected ka na sa tunay na, na mundo, no? Hindi ka tulad nung shout out sa mga batang 90s, sa mga 80s, no? Tumbang preso, agawang base, pag nadapa ka, bangon mo, no? Nauntog ka, gaganunin mo lang yung, ano mo, matitibay, di ba? So medyo there are studies na vulnerable emotionally, okay, yung mga hindi naman lahat, no, yung generation ngayon disconnected ka sa pamilya mo, bakit nakatutok ka sa paglalaro mo, okay, wala na yung empathy, wala na yung tinatawag na totoong bonding, okay. Mutok, andun ka na sa cellphone, andun ka na sa laptop, o sa trabaho, nawawala na yung ganun. Mas the tendency, huwag may problema kayong mga, ano, medyo mas bata-bata sa akin, saan nyo, sino kausap nyo, di ba? Sa kaibigan ninyo, sa yung pagka-board nyo, no? Di, maraming libangan, pwede mag-TikTok, pwede kayong mag, kung ano-ano dyan, na pwede na mag-ML, but, you know, the best part pa rin is socializing face to face, no? Mayroon siyang human touch, no? Oo nga. Advantage lang na nasa bahay yung mga bata, hindi magastos, di ba? Walang ano sa labas, walang gimmick, walang mga ano, so pero hindi rin maganda yung ganun, no? Anyway, so I'm a volunteer of mental health PH, no? Ayun, yung mga picture ako dyan, no? May mga as young, younger than me, tsaka meron ding mas may edad na kasama namin. Ano yan? This is recognized, no? NGO, non-government organization to, no? Recognized by the Department of Health, our Senate, no? Senator Ontiveros, nag-guest pa minsan, mga doctors, and ano, legit, kumbaga, no? Because why? Bakit ko na feeling ito, ang tulungan nito? Because I belong to the PW sector. No? Oo, ano ko, PW ako. Kung titignan nyo ako, hindi naman ako, nakakalakan naman ako. Di ba? Nakakakita naman ako. Okay, kompleto naman. No? Physically, hindi naman ako challenged. Bakit ka PWD? Yan ang tanong. Tinatanong sa akin yan sa tawag nito sa MRT, no? Sa grocery, o bakit nasa disabled to, sumingit to, eh hindi naman ayos naman, no? Psychosocial disability is what? Okay. So I was diagnosed with major depression, okay. And social anxiety disorder, ano to? Okay. Hindi pwedeng tumagal sa public places. Okay? Okay. So kaya nga may designated na pila. Pagka tumagal doon, nandun na yung kaba. Anxiety is what? Kaba. Nervous. Okay? So yun, yung nagiging problema. And then eventually, na-overcome yun dahil nga sa ginagawa kong to. I was able to, okay, lately lang, nung bago ako pumunta sa mga school, no? Okay pa. So lately lang na nagkaroon ng ganitong, I would not say it's a problem. This is long term, ha? Wala nang gamot. Okay, so take care of your mental health, no? Kung medyo iba, no, may prolong overthinking, ay maliit na bagay, parang negative thinker ka na, no? Saka yung depression na lulungkot ka na wala namang dahilan, no? Nagkaano ka diyan ng ano, better consult the professional. Hindi ako ang professional dyan, pero by experience, no, iba siya. Okay, yung hindi ka makontento, sobrang stress, no. Bakit sobrang stress? Dahil minsan sa social media, no. Ni-stress mo yung sarili mo. Nakikita mo sa mga kaibigan mo, may iPhone X na to. Ako naka ano lang ganitong phone, no? Ito pa travel lang. Ako, ito may kotse na, ako wala pa. Hindi ganoon, hindi it's
Minsan, yun ang nagiging problema sa social media. Eh. They are defining you. Dine-define nila kayo na tao na dapat sa sarili mo, may sarili kang kaligayahan. No? Hindi yung nakikita mo. No? Totally shut up. Huwag kang tumingin. Kung anong gusto mong gawin, di gawin mo. Diba? No? Kaya weekends, yun. Hindi ko masyadong pinagtitignan yung mga to. Siyempre, ito yung healing ko. No? Yung mga mag-share, no? Technical knowledge, not just that, non-technical as well. Eh? Sige, at ano ba yung susunod ko? And there, no? Gusto nyong mag, ano, sa social media account, yan. No? May mga talks, no? Yung pwede mong itanong kung ano yung kung tingin mo, meron kang issue or kung may existing man, paano man, don't worry, may mga community. Hindi lang naman ako, no? Marami kami ganyan, no? Nawala ng trabaho dahil sa problema niya na nasira yung pamilya, no? Mental health issue can lead to what? Yun nga, hindi natin naasahan yung talagang may mga suicidal tendency. Maraming masamang epekto. It can lead also to drug addiction, di ba? Alcoholism, yan yung mga masamang ano, pag hindi natin inalagaan yung sarili natin. Okay? So, yun, tuloy-tuloy ako dyan hanggang siguro pumuti na yung buhok ko to, para ma-save natin. No? Wag mapunta sa ganung mga bagay yung mga nagre-reach out sa amin. Okay? Well, anyway, etc. Wala, hindi ko na nalagay yung picture. So, outside work, ano mga ginagawa ko bago tayo mag-umpisa? Bukod doon sa community service, okay. So, yun, carpentry, DIY, nag-ano naman ako nag-YouTube, pero yung woodworking, no, bumili ako ng tools ko, may exercise na ako sa pumuhat ng kahoy, no, paglalagari, at paggawa. Ako na gumagawa sa sarili kong computer, table, no, lalagyan ko ng ilaw, pati yung casing, no, ng mga computer ko. Yung mga ganun lang. And of course, yung mga may pamilya dyan, no, ganun, family time, no. Okay? Yun na lang naman, no, yun ang konting bagay tungkol sa akin at saka sa Ground Gurus. Okay? So, reset. Let's go to the purpose, no, kung anong pag-aaralan talaga natin ngayon. Okay. So, for today's webinar, we're going to discuss or learn, no, Python. Okay. Python for beginners. Hindi ko kasi na-research kung bakit Python. Python is yung, di ba, yung isang klase ng snake, ahas. Di ba? Yun. Pero, hindi ko naiyaan kung bakit nila nakuha yung Python. Ni-research nyo lang kung paano nakuha yung pangalan na Python. Okay? And this is the rising, one of the mabilis umakyat, no, sa rank ng programming language. Kasi nakikita ko nga, nabanggit ko kanina, yung coding, no, pag ginawa natin 'yon, mapapansin niyo or malalaman niyo na oo nga, no, ganito lang pala si Python. Tsaka yung tools na kailangan gamitin. O, madali. Okay, pati installation. Ano ang nagiging problema minsan ng gustong matuto ng programming sa IT? Pag-set up. Ay, bukod, siyempre, bukod sa laptop. Ang mga nag-IT naman dyan, I think 90% of you or parang lahat. Kasi meron kayo, di ba, na naka-attend kayo dito. Sa ano, siyempre, may computer or sa phone, mahirap. Mahirap mag-code, no? Hindi ko ina-advise yung gano'n. Napakaliit, sisirain nyo lang yung mata nyo, no? Yun. Almost everyone, no? Ang nagiging problema, paano mag-umpisa sa isang programming language. So, pagko-code, no? Hirap i-install, tapos nag-error ka pa. Hindi mo na mapagana, ayoko na. So, sa Python, madali. Madali lang siya, no?
May konting commands lang, tas okay na. Sige, tuloy lang, sir ma'am. So here are the why Python. Bakit? Yun nga. Ay, hold. Versatile. When you say versatile, ano siya? Nakakapag-adjust siya sa technology, no? Versatile, no? Pwede sa flexibility and versatility is parehas lang ba ng ano? Parang ganoon, no? So, pwede siya sa data science. Ano tong data science na to? It's all about data. Okay? Ngayon, ang inaano sa IT ngayon, ang big thing, the next big thing is data. Oo nga, mayroon kayong output sa front end, meron kayong kinatawag nito, meron kayong magandang UI, meron kayong magandang dashboard na kung ano-ano mang napakagandang dashboard, pero kapag walang data yan, kung mali yung data yan, useless yan. Okay, so I suggest aralin yung data, no? Aralin yung data kung saan nang gagaling, okay, para as developer, no, hindi ka lang naman basta code lang code, naiintindihan mo naman yung ginagawa mo. Okay, tapos kung naiintindihan mo yung ginagawa mo, developer ka, anong susunod nun? Magkakaroon ka ng inputs, ideas, hindi ka lang pag nag-meeting kayo, siyempre, online, di ba? Online yung mga nagtatrabaho. Hindi, pag na-meeting kayo, hindi ka lang yung ano, I can see your screen. Yes, sir. No. Tapos, may mga ganun. Meron ka rin ambag, di ba? Meron ka rin input. No? Hindi lang yung ano, thank you, bye-bye. Hindi, ganun. Hindi lang yung ganun ambag natin sa, ano, pag may alam kayo sa buong proseso, no? Alam nyo kasi yung data. Well, di ba? The rest follows. Machine learning is what? Machine learning, hindi ito yung robot na tinuturuan magsalita, gumalaw. Oo, ganun siya nag-umpisa. Pero bukod, bago pa doon, no? Bago pa doon. Okay. Parang meron akong kapatid na nagsalita. May anin. Merong... Anyway, so machine learning. Ano, napakasimpleng machine learning, no? It's a part of artificial intelligence. Ano, araw-araw din nyo nakikilala na yung mahilig sa Shopee at Lazada dyan. May machine learning yun. Bakit? Okay, mo, bakit nagsasuggest sa inyo yung Shopee or Lazada na gusto nyong bilhin? Kunyari, ang kinlik nyo processor lang, no? Or okay, ang kinlik nyo ay mouse lang. Tapos maya-maya, mga ilang oras, may nagsasuggest na bumili ka ng keyboard, bumili ka ng computer, ng laptop, di ba? Ang ibig sabihin nun, alam niya, no, na mahilig ka sa computer, di ba? O ganun din sa mga ibang products, t-shirt, kung ano-ano man, no? Noon, pinag-aaralan niya bawat click, may tinatawag yan na analytics. Hindi niyo alam na bawat click nyo sa okay, cancel, tsaka check out, nare-record yan. Data analytics yun. Okay. Pag-aaralan nila. Oh. Hindi lang naman sa machine learning yung data analytics. No? Hindi ito, tungkol pa rin sa data. Data analytics para rin sa development team. Okay? Sa negosyo mismo. Kasi ganito, Cebu Pacific, nag-book ka dami ko nang binanggit na sponsor, no? Nag-book ka ng flight mo, okay, hindi natuloy, naka-record yon. Eh, napapansin nung ano, bakit lagi maraming hindi natutuloy yun? Bakit hindi nakakapag-check out? Una nilang pag-aaralan nila yung promo. Okay? Tapos huhukayin pa nila, ano pa bang problema? Tapos nalaman nila, yung palang check out button may error, naghahang. Diba? So sasabi na sa developer, ayusin niyo yung checkout part dahil sa data analytics yun. Sa ibang page, okay naman yung pag-ano mo ng pangalan, mga ganyan. Pagdating sa checkout, laging may problema. Sample lang to, pero hindi ganun. Hindi na ko naman sinasabi may problema yung Cebu Pacific, kunwari lang.
Yun, pag-aralan nila, pagandahin natin yung checkout page. Padaliin natin para maraming nakakapag-checkout. Ano, yun ang napakasimpleng data analytics. And web development. Sabi dun sa versatile, no? Then strong community. When you say strong community, marami tong support, no? May documentation to. Merong blog. Merong social media. At Facebook group, Twitter, yon. Social community or kahit yung website, may mga support yan. No? Excuse me. Then, easy to learn. Okay. Tingnan nyo. Easy to read, concise. No? Tsaka interpreted language. Ano ito? Kung titignan yung code, isa yun sa sample ng Python. Diba? I-compare nyo nga ito sa ano? Sa sino bang nag-cobol dito? Nag-assembly language, napakalayo. Diba? To English na English, kahit yung C-sharp. Diba? May mga bracket-bracket yun. May mga special characters. Ano pa ba? PHP. At ano yung medyo maano-ano na language. No? Medyo hindi English yung ano niya. Okay. Si Python, almost English, no? Straight. Talagang para ka lang nagsusulat ng sentence. Yun ang advantage ni Python, sabi nga dyan, compared to any other language. Okay? .NET developer ako. Pero sanay na ako, siyempre madali na para sa akin. Kung aaralin ko yung Python, no? Ilang ko lang inaral to, napakadali. No? Kasi alam ko na yung setup, binasa ko yung documentation, ayos na. Di ba? Hindi na ako mag-umpisa. Alam ko lang install. Ma-install eh. Diba? Okay, docs. Then, module 1. No? Simpleng program. No? Matatawag na ba nating application to? Oo, kasi meron siyang ano, di ba? May kinukompute na yan. May ginagawa na yan. No? Ito. Gawin natin itong kukunin niya yung edad mo, pagkatapos kukumpiyat niya ako ilang decade. Decades is by 10. Okay? Ilang dekada ka lang nabubuhay sa mundo at saka dekada at taon. No? Meron lang tayong example. Siyempre, marami pang iba dyan. Okay? Yan first, saan? Paano tayo mag-uumpisa? No? Sa user input. Aralin natin yan. Paano mag-input sa Python? Okay, save input to variable. Ano ba itong variable na to? Ayan. Then calculation. Tapos conversion. No? At syempre, ang output, hindi useless ang application o yung program mo kung wala kang output. Piniprint. No? Okay. Pinapakita. Binidisplay. Okay. Sige. Installation ng Python. Number one, paki-check kung saan website. Okay, tapos i-download nyo lang yan. Hindi ko na pinakita. In-install ko na ahead yung Python. Bakit? Kung i-install ko pa lang ngayon, no? At kakain pa ng oras, no? Sinigurado kang tumatakbo itong Python, no? Bago ako mag-webinar. Lahat tinesting ko. No, sana. Okay? So, download nyo lang yan. Meron pang Windows, meron pang Mac, at Linux yun. And, yun, may Linux. May Linux dyan. Yung iba, mas gusto nila yung Linux na na PC or laptop eh. Alam ko, pumunta ako dun sa Appliance Center. Ang operating system kasi na usually, yung Windows, yung basic, di ba? Tama. Basic na may limited yun. Kailangan mo pang i-full version para ano. Kaya ang ginagawa ng iba, minsan nagkakaroon pa ng licensing issue. Kaya basic lang. Hindi mo pa ma-install yung Office. Mga ganun. Sa mga hindi masyadong technical yung trabaho, okay na yun. No?
Pwede nang pang vlog-vlog yun, pang type-type, ayos na yan. Pero kung programmer ka, hindi uubra yung ganun. May mga kailangan kang install na hindi tatakbo sa anong version. So, nakita akong laptop na Ubuntu. No? Yung Ubuntu, saan galing yun? Sa Linux. Unix base yun. Bago pa mag-Linux, nag-Unix muna yan. No? Ito yung makikita mo na kulay itim lang. No? No? Pag nagko-computer ka, kulay itim lang nakikita mo. Kaya, yung mga IT na gano'n, no? Yung laptop nila, Linux, o mga ganyan, ang tawag ko na sila lang yung sakalam. Yeah? Sila lang yung malakas. Kasi mahirap mo mabisyo. Dito sa Windows, nakikita natin, di ba? Pwede natin i-click. Doon, puro command. No? Mag-create ka ng folder, magko-command ka. Anyway, so yun. Pero siyempre, Windows tayo ngayon. Download nyo lang at then, next lang. Hindi ko na-screenshot eh, pero hindi na kailangan basahin buo. May mga importante lang doon sa installer. Yung tignan ninyo. No? Okay. Yan, kung okay na, ito pag-aaralan natin. Data types, input and output. Data types, klase ng data. May mga iba-ibang klaseng data. Nabanggit ko kanina yung data science, di ba? Ano yung mga data, no? Yung picture, data. Data yan, di ba? Isang klase ng picture and image. Image type. Yung ano pa, documents. Document type. Data rin yun. Okay, so pero yung medyo mas anong data, mas simple, no? Ito yung mga value, no? Yung mga numbers at tinatawag na strings, string yung text. Pag sinabing text, hindi lang letters to, ha? Alphanumeric to. May mga symbol kasama na sa text. Yun, or string. Input, syempre, paano tayo kukuha ng data sa user, no? ng application mo, and output, paano natin i-display. So, doon muna tayo mag-umpisa. Okay? Yan. Save number to variables, do a simple math calculation, and ayun na. Sige. Pause muna tayo dito at gawin natin itong computation na to. At syempre, bago at lahat, i-check natin kung tumatakbo yung Python. Okay. Yan. Simpleng ganyan. Okay, ito, no? Titignan ko sa slides ko kung meron pang requirements. Sige. Number one, buksan natin yung ating command prompt. Okay. DOS prompt, command prompt. Meron kayong PowerShell dyan. Mahala kayo, medyo advanced na. Sige. Okay lang, basta nakakapag-type kayo ng yan. Sir, ma'am, ito yung dash prompt na gagawin natin yung Python. Boring naman yan. Ba't tayo magpo-code dyan? Hindi. Ano lang ito? No? Console, no? Simpleng ano lang. Okay? Paano ma-check kung okay yung Python nyo? Python. Okay. Version. Meron akong Python 3.9, no? Ito yung latest. Kapag walang Python, hindi, ang sasabihin niyan, Python command not found. Okay? Nung in-install niyo yung kanina, okay na dapat yon, no? Bakit? Kasi nung in-install niyo, merong part doon na sinasabing i-add. Itong mga command na kasi ito, nilalagay saan? Sa environmental variables para kilala ng command prompt ng computer nyo yung command. Kasi yung Python na word, command na yan. No? Inutusan. Ano na yan? Code. Kasama na ng syntax ng code yan. Okay? Ang daming name dito. Okay. So, yun. Okay yung Python natin. Check. Tapos
Paliwanag ko lang yung installation ng Python, no? Yung tinatawag na environmental variables, makikita nyo yun sa system. Ayan, ganyan. Or i-type nyo na lang diretso sa Windows 10 ninyo. Wait lang. Hindi ko ma-share yung buong ano eh. System. Okay, asan yung environment? Device, ay saan ba yung? And advanced settings, tapos environmental variables. Ayan. Asan na yun? Yun. Ito, ito. Yan. So, dapat, nandun yung Python X sa path, no? Saka yan, no? Kung saan in-install, hindi nyo nagagawin to, ha? Yung installer na gumawa nito. Okay. So, kung ayaw tumakbo, i-check nyo kung na-install ba yung Python ng maayos. Ayos? Sige. Next. Na tayo sa ating command prompt. Ganyan. Yan. Para mag-umpisa ka ng mag-Python, i-type mo Python lang. Okay? Yung ganyan, yung dalawang greaters, ay tatlong greater sign, pwede ka nang mag-code, di ba? Napansin nyo sa slide kanina, ganyan. Paano ka mapupunta sa ganyan? So, type nyo lang yung Python para mag-umpisa ka nang mag-code. Huwag kayong mag-code dito sa ano. No? Tapos, exit, ganyan lang naman. Yan. Okay, balik na kayo dun sa dati. Ulit. Ay, teka lang. Hindi pala ako nakashare ng screen. Tama ba? Yan. Paano mag-umpisa sa Python? Diba? Dali. Pwede ka nang mag-code. Tapos, anong gagawin natin? Simpleng computation ng area. Okay? Length is equal to 10. Walang ano yan, ha? Huwag nyo lalagyan ng CM, ganyan. Numbers lang. Else, magkakaroon kayo ng error. Ay. Pwede ba ako mag-zoom in ng ano? Ayan. Ayan. Press enter. Ano tong ginawa ko? Okay. Yung length, ang tawag dyan, variable na yan. Tapos yung 10, ayan na yung value. Ilagay na ako ng value sa variable. Ayos. Next. Siyempre, hindi makukompute yan kung walang width. Baka mag-iba yung ano nyo. No? Okay. 20. Meters na lang, kunwari. No? Tapos, wala. Walang nangyayari. No? Nag-a-assign ka pa lang ng value. Wala ka pang output. Okay? Nag-i-store ka pa lang ng numbers. No? Saan? Sa variables na dalawa. Sige. Kaya kung paano natin makikita yung value gusto nating balikan, no? Although alam natin yung length 10, no? Kung gusto natin makita, ganyan lang, print. Yan. Ah. Mali. Diba, 10. Okay, ganun din siya, gusto niyo makita. Okay. So kailangan na natin ng computation nung area. Hold on.
Sige. So ayun, ano yung formula ng area? Okay, so wala na naman nangyari. Okay. Pero meron ng value yung area, which is length times width. Print na ngayon natin yung output. Okay? Kung sino nakagawa niyan, Python programmer ka na. Ang tawag sa Python programmer, Pythonist. No, kung meron TikTok, ano, tawag sa mga taong nagti-TikTok, TikTokish ba yun? TikTok, TikTokerish. Hindi ko na alam. Pero ang tawag sa gumagawa ng Python, Pythonist. Ganon. O, ayan, TikTokerish. Siguro, itong si Paul Jake Taginod, marami na itong followers. No? Sige. Ayun. Yung data, may matic na number po ba si... Wala na. Oo. Kapag ganyan, alam niya na. Okay. Na number yan. Okay. Alam niya na rin kung dalawang ano lang naman yan eh. Number tsaka string. Yeah. Kasi kahit anong programming language. Dalawang klase lang yung inaano niyan. No? Yung may decimal point, number pa rin yan, di ba? Eh, yung may alphanumeric na email address, string pa rin yun. Hindi niya sinasabi email address yan. Dalawa lang naiintindihan ng mga programming language. No, numero at text. Number at text. Numeric or text. Sige. Tapos, meron na tayong isang program na nakakapag compute ng area. Sige, exit ako. Exit. Ito na ang problema. Magpa-Python ulit ako. Okay. Gusto kong i-print yung output. Anong nangyari? Wala. Nung huminto na yung program mo, nung in-exit mo na, wala na rin yung mga values. Problema. Ano yun? Meron bang ganong application? Wala. Okay? Hopefully, meron, if time permitted, kung paano i-save yan sa database. Pero susubukan natin kung pwede. Well, dito muna tayo sa basic. Ano na yun? Medyo advanced na yun. Sige. Nabura sa RAM. Sabi ni si oh, tama, nabura. Temporary memory. Yung RAM, no? Read, run, ROM or RAM? RAM, no? Sige. Anyway, hindi na natin ano yan. Sa nasa temporary memory. Game. Ano pa, ano, kahit anong klaseng mathematical operation, pwede nyong gawin. Ito naman. Paano kapag H tapos 40. Meron na naman, di ba? Tapos width. E ganyan, no? Lawak. Tapos area ko. Ayan. Times ko yung length. Times width. Print ko. Ayan. Ay, di ba? Ang daming lawak. Yon ang problema. Tinimes niya yung siguro 30 times to. Hindi ko nabibilangin. Ganun yung nangyari. Kapag i-multiply mo yung numero sa tawag nito, sa text. Yan. Okay? Clear tayo dyan. Very basic. Programmer ka na ng Python. Na-install mo ng maayos. Pwede nyo ako sundan. Ha? Yung nakakasunod dyan para hindi kayo, para may galaw kayo ng konti dyan. Ha? Hindi kayo antukin. Okay?
exit. Ayos na ako dun sa lecture natin. Balik tayo dun sa slide. Ano yung susunod natin gawin? Gagawin. Okay. Pinaliwanag naman. No? Nakuha naman natin tamang sagot. Tax calculator. Okay. So, yun, compute tayo ng tax. Ganun lang din naman. Nakunin lang natin yung formula. Pero bago dun, may mga pointers, no? Kailangan nating malaman na bukod sa data type na numeric na number siya, merong iba pa yung talaga specific data type, yung eksaktong klase ng numeric. Meron tayong ano, di ba, may point, merong ganyan, no? So pagka walang decimal point, ang tawag diyan int, whole number, integer, int, okay? Yung in-enter natin sa length. Okay? Amount is equal to 10.50, yun naman ay float, no? And may decimal point. Okay. Tandaan nyo yung dalawang yan. Pag pinag-times yan, wala namang problema. Kahit integer yung isa, float, basta parehas numbers. Ha? Okay. Tapos, kung gusto naman nating i-convert, no, yung float sa whole number, sa integer, ganun lang. Lagyan lang natin ng parenthesis yung in. Tapos, mawawala na yung whole number. Nara-round off ba? 10.6, dapat 11 na to, no? Parang hindi. Kinuha niya lang yung whole number. O, tama ba ako sa math, no? Dapat 11 siya, no? Kapag round off. Anyway. Sige. Okay na sa numbers. Wala nang problema doon, ha? Ganun lang siya kasimple. Sa gagawa tayo ng calculator, no? Tax calculator, para hindi lang calculator. Compute mo yung tax na ang sakit pakinggan, no? Pero ganun talaga. Yung tax natin meron namang talagang nakatulong naman, no? Pag walang tax, walang Pinas, di ba? Wala tayong okay. So string naman, like what I've said, no, ano lang siya? Series of text, alphanumeric, no, yung mga symbols kasama 'yon, no, kaya hindi lang siya letters, kahit numbers basta nilagay niyo sa single quote. Okay? Ayun. Yung iba dito, susunod na tanong niyan, pwede bang double quote yung nag-program na, po pwede. Saan papasok yung double quote? Ganito. Papasok yung double quote kapag yung set of string, no, yung price mo, merong single quote. Kasi kapag ganito yung ginawa nyo, yung Sarah store, single quote yung pag-contain nyo dun sa values, mag-error yan. Ang number one na kalaban sa programming, single quote. Kaya niyan pabagsakin yung system mo kapag hindi mo na-handle ng maayos sa single quote. Kaya niyan pag-errorin yan. Okay, so pag may single quote yung word na yan, kunyari Sarah store, jokes store, lagi double quote ang gamitin nyo. Ngayon kung walang ganito, single quote sa word, sa mga words na yon, okay lang na single quote yung dulo na. Ganun lang siya. Then kung concatenation naman tayo, okay? So, alam niyo na 'yung paglagay ng mga string, no, inaano siya sa double quote, tas ina-assign nila, inaano sa variable, ini-store sa variable ng mga nandoon sa kaliwa, okay? Variable, ano ba 'to? Bahala ka mag-isip ng variable kung anong gusto mo. Pero dapat 'yung variable related naman, may connection naman sa value mo. 'Yun sa ilalagay mong data or value kung ano man 'yan. Yung variable mo, nilagay mo car, no? Tapos nilagay na value doon,
tawag nito car o hindi related niya. Lagay mo computer o di ba? Magkaano ba 'yon? Hindi, di ba? Alam ng variable mo car tas yung value computer. Ang layo. So descriptive ang tinatawag doon sa variable. No? Para naman na naintindihan mo rin yung ginagawa mo. Okay, concatenation naman ay unlike numbers, pag pinag-plus mo, siyempre magpa-plus, no? Magbibigyan ka nila ng numeric result. Dito hindi. Pagka kinongkat mo o pag pinag-plus mo using the plus sign, automatic na yun kapag parehas na text, alam niya na ano yun, na ang gagawin niya ay pagdudugtungin, no? Concatenate, pagdugtungin. Wala siyang space yung Hello Sarah kasi wala namang space na nilagay dito. Okay, so gawin natin yun ng mabilis. Okay. Yan. Mukhang napakarami nung nasa screen natin. No? Ayan. No? I-clear screen niya si LS. Yan. So, nag-co-code na ako. Wala pa pala akong Python. Yan. Python muna. Tapos, greet. Staka. Yan. Oops, may bagyo. Saglit. Ano kay sa ating mic? Okay, so yan yung greet. Tapos, susunod, name, sino yung lagyan natin ng ano. Yan ang palayaw ko talaga. Okay, so, ano yung gagawin natin? Pagdudugtungin. Tapos, dapat, ano pala to? Ka batiin. English naman. Tapos yung pangalan ng variable, no, hindi mo ulitin syempre yung kamusta ka tsaka joke. Yung pangalan ng variable, ganyan. Greet. Tapos syempre naka-store na yan eh. Plus, lagyan natin ng space kasi kanina wala. Ayan, ganyan. Space. Tapos yung name. Yung in-enter ko, wala. No? Nangyari, mabilis na ano. Ano nung susunod na command dyan? Bilis. Okay. 1, 2, 3. May premium. Okay? Wala. Sige, ang susunod dyan ay, syempre, kailangan natin i-print. Yun. Okay. Bigyan ng jacket tong si Paul Jake. Tsaka si Jedael, no? Jeda. Or Mr. Tan. Tama. Print combine. Print. Oh, diba? Saan ka nakakita ng programming language na kahit ano, hindi technical, naiintindihan. Naiintindihan yung wala. Yun. Ganun lang siya kasimple. So, naano natin yung numbers tsaka yung strings. No? Concatenation. At naiintindihan niya naman yung single quote tsaka double quote kung ano yung ano nun, di ba? Purpose. Ayun. So, exit ulit. Ay, kahit huwag na. Pwede ba mag-clear screen dito? Ayun. Wait lang, ha? Ayan. No? Exit. Ayan. Okay. Gusto ko lang i-clear screen mo. Hindi ko nakalimutan. Paano ba yung clear screen sa ano? Anyway,
Sige, balik tayo sa lecture. Okay. Okay na tayo sa string. Madaling-madali lang yan, no? Input. Okay, input. Naman, okay. So, pangalan ng variable, tapos ang pagkakaiba lang, merong input na, ang tawag dyan, keyword. Keyword, no? Hindi pwedeng palitan yan, ha? Ng function na yun, or function, hindi pala talaga function siya ng built-in na sa Python, no? Ang ginagawa niya is tumanggap ng input, ganyan yung pagkakasulat, wala, hindi dapat baguhin, ha? Tama ang spelling dapat. Okay. Case sensitive. So, yun, input ni, ito yung function name, tapos yung arguments, ito yung kailangan, no? Kasi itong functions na to, okay, may format 'yan eh kung paano sinusulat. Kapag hindi mo nasunod yung format, mag-error, mali. Kung input lang na hindi mo nilagyan ng argument, eh syempre hindi niya hindi mangyayari yung ano mo, yung gusto mong gawin, di ba? Which is to input something. Sige. Bago tayo mag ano ng calculator natin, gawin muna natin yung input. Ulit-ulit ko yung Python para mga nakakalimot. Lagi nilang i-type yung Python. Tapos, nakunti mo customer. Tapos, input, ganyan. Ganun din, double quote tsaka single quote, depende, no? As single quote ganun, kasi watch, gagamit ako ng double quote, i-slang ko lang yung what's your name. Hindi ko gagawin what is your name. Okay? Tapos kapag next line, ganyan. Pag same line, tama ba? Hindi mo na kailangan gawan ng ganyan. What is your name? Tinanong. Kaya lang wala palang output. Sige. Nakali mo. Pero pwede ko naman gawin. Gawin yung output niyan. Ayan. Ang print nun, ito lang si kuya. Nanalo yat na waiting no waiting may bumibili ayos mga aking ano negosyante din ako sa may sa restaurant marami akong suki sa labas anyway ayan sige lagyan natin ng yung name pero dagdagan natin ng greetings no hello tas yung in-input niya hello joke joke dapat yan may space doon ko na nilagyan ng space. Tapos yung customer. Diba? Yun. Yan lang. Yan siya kasimple. Ah, C++. Oo. Oo. Saka yung mga sino pa nagtuturbo si dyan. Yung mga kabatch ko. No? Yung mga inabutan pa yung pagpo-program sa kulay blue na screen. Lance, tama ba? Kulay blue na screen, tsaka yellow. Di ba? Ang sakit sa mata. Kukurap-kurap ka ng ganyan, maluha-luha ka na. No? Ano ba haba ng tinatype mo? Okay, kasi yung kulay blue screen, no, hindi na alam yan ang sumisira sa mata, di ba? Blue screen o violet screen, di ba? Yan yung malakas umano ng lente ng mata, kaya para malalabo na yung ano ng mga legacy programmer. I'm not saying old school programmer. Mga legacy programmer, no? Kasi kulay blue, tsaka. Tapos pinalitan na ng itim siguro. Mas okay-okay yan. Ako pag nagaano ko code itim yung background ko. Itim or something hindi masyadong bright. Dark green, mga ganyan. Oh, okay. Sige, so okay na tayo sa input. Nakatanggap na tayong input. At uulitin ko lang, pagka in-exit ko to, program nito nawawala. Hanggat tumatakbo yan, yung Python kong yan, ayos yan. No? Kahit napakahaba ng code na yan, okay yan.
Ito na yung problema. Paano? Mawawala na yan. Di ba? Mawawala ng konsyempre. Mawawala na yan. At meron tayong susunod na gagawin na tool na i-install para mas okay yung code. Tawag nito. Nasi-save natin yung ginagawa namin. Hindi ko masave tong script na yun, yung ginawa ko. Yung ko. Hello, yung customer input na yan. Merong ano yan. Ito na yung actual na gagamit tayo ng tools for Python. No? Kung anong tool yun. Pero, yan. Ito na yun. Introduce ko na sa inyo yung Visual Studio Code. Download nyo pag Windows, Ubuntu man or Mac. Anong makagandahan dito? Hindi ka na mamomroblema kung ano man yung gamit mong operating system or laptop devices. Okay, sa mga average user, karamihan Windows, yung medyo napaka yung, talagang gusto ng challenging, naka Red Hat, no? Naka Ubuntu, mga ano nila. Alam ko Ubuntu meron ng parang Windows na rin. At saka medyo nabibiyayaan ng konti Mac, no? Kasi ako hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yung 70,000, 60,000 pataas. Pero syempre gusto ko pa rin magkaroon ng Mac, di ba? Para naman ma-experience ko. Okay. Click nyo lang. Tapos pag na-install nyo yan, ano yung susunod sa window, okay? Pag na-install nyo na yan, ito yung magiging itsura ng Visual Studio. Yan, down. Okay, basta next lang kayo ng next pag nagka-problema. Huwag lupit, tapos bigla nyo ako sinisi, sabi mo next ng next. Okay. Hindi ko binabasa yung mga install. Ayan. Ano itsura ng Visual Studio? Ganito. Ano na? Sa Zoom kasi hindi ma-share yung desktop. No? Kaya bubuksan ko muna yung Visual Studio. Visual Studio Code. I stand corrected. Hindi magkaiba yung Visual Studio tsaka sa Visual Studio Code. Ang Visual Studio ganito. O nga pala. Baka mag-ano kayo ng download. Parang text pad siya eh. A notepad. No? Nasaan yung ayan. Ano ko na lang yung pagkakaiba. Studio. Or ano ko na lang siguro yung itsura ng Visual Studio. Nakita niyo na yung Visual Studio Code, no? Yung Visual Studio na lang yung ano ko. Pang .NET, no? Developer. Okay. Tulad kong .NET developer. Iba yung iaano sa inyo. Pag Visual Studio download, tingnan mo. Ayan, ganyan. Ganyan yung icon niya. Sa Visual Studio Code, iba. At ganyan sa baba. Diba? Magkaiba. So, tingnan nyo na lang yung open source editor. Ito naman, maraming features siya kumpara sa Visual Studio Code. No? Ayan. Ayan yung mga version. Sa Visual Studio Code, isa lang. No? Okay, magkaiba yan, ha? Doon tayo sa Visual Studio Code. Kadox. Sige, nabuksan ko na yata yung Visual Studio Code ko. New window. Wait lang, ano ako ng yan, ito. Ito si Visual Studio Code. Asan ang aking share screen? Yan, welcome to Visual Studio Code. Ayan, itsura niya. Tapos, hindi naman masyadong ano yan. Importante, ganyan. Okay. Blanco, ganyan yung itsura niya. Sige. Now, bago ka gumawa ng trabaho mo, no? First
thing to do is gumawa ka ng workspace mo, ng folder mo kung saan ka magtatrabaho. Diba? Tapos saka bubuksan yung Visual Studio Code mo sa akin. Kahit saan na, yung madaling hanapin, Drive C or kung meron kang drive na iba, no? Huwag yung pakalat-kalat yung files kung katulad ko, kalat yung desktop ko, madaming icon-icon, no? Sa Drive C na lang tayo. Okay. Aking mga kids. At yun, workspace akong nakadedicate para sa kanya. Python core. Okay, so nakita nyo, nag-type ako ng folder doon. Tapos, balik tayo sa Visual Studio Code. Ayan. File, open folder. Hindi file ah, open folder. Para doon sa folder na yun, doon ka mag tatrabaho. Python course. Eh, so walang laman. Ngayon, dito mo na ilagay yung mga code na gagawin, yung ginawa natin kanina para hindi, anong purpose nun? Para hindi mawala kapag nag-exit yung program, di ba? Pagka ano na itatype mo ulit, hindi mo na matatype yung ginawa natin kanina ulit. So, dapat gumawa ka ng ano yung file or si file ng Python, no? Para tumakbo. Kasi yung PHP merong .php. Yung .NET kapag C sharp ka merong .cs, .vb kung Visual Basic at kung ano-ano pang programming language, no? Sa Python naman, ano yung extension file niya? Okay, sa Python ay Creator. .py. Bago dyan. Bago yan, no? Mag-install muna tayo ng extension. Ano itong extension na to? Ito yung tumutulong sa Visual Studio Code para mapadali yung ginagawa mong yung ginagawa mo sa programming language na pinili mo. Okay? Sa Python, ang extension na kailangan nating install na una ay Python lang. Okay. Sa akin, na-install ko na. Yan. Gawa ng Microsoft, ha? Okay. Microsoft pala yung ano ng Python kasi siya yung gumawa ng extension o helper, no? Pwedeng makatulong to sa pagpapabilis ng code, no? Sa Python, okay? Yung mga iba, syempre, click nyo install parang ganyan. Yun lang, wala na akong ibang ano ba para mas madali yung tandaan. Kung may ganyan na, yun, i-type mo na yung gusto mong i-code. No? At ano ang gagawin natin na application, mini application. Gauge calculator. Yan, demo ko lang. Ha? Siyempre, ang anong kailangan sa age calculator? Una ay siyempre, yung age, no? Side by side ko lang yung aking yung slide para nakikita ko rin kung nasaan na tayo, na maligaw tayo ng ano. Okay, so nung una ay age is equal to
Yan. May meron akong iaano sa inyo. Okay? Yan po, siyempre, how old are you? Okay. You. Okay, tapos next line sa baba. Okay. Tapos, enter. No, in-enter ko, hindi tumatakbo yan. Hindi katulad dito, ha. Ayan. Kapag in-enter mo, hindi pa yan nakasave. Ibig sabihin. Ayan. Katulad dito, nung in-enter natin, nakasave na yung value doon. Hindi pa. Okay. Tapos, next. Okay. Decades, no? Kung kompetin ako ilang dekada, no? Kunyari ako ilang dekada na ba ako sa mundo? Age divided by 10. Divided by yung slash. Diba? Print you are concat, no? Tapos, ito, no? Kasi iaano natin tong decades word. Kapag i-display nyo na, kailangan natin i-convert, no? I-convert into string yung number. Decades. Kung ano, kung ilan man yung na-compute niya dyan, no? Okay. Sige. Paano patakbuhin yung Python na ano, meron tong error eh. Papaliwanag ko kung bakit, no? Paano patakbuhin yung Python? Save mo muna natin, no? Makikita nyo dito sa taas na unsave nakalagay. Pag Control S or file tapos save. Maka-save na 'yon, no? Akin kino-Control S ko na lang eh. Paano patakbuhin? Kita nyo yung parang play sa dulo. Yan. Ganyan. Yun. Tapos yung output, nasa baba na. Okay? Ngayon, pag wala kayong ganito, walang output na ganito, puntahan nyo lang yung view, command palette. Yan. Tapos, type nyo lang yung Python select interpreter, okay, para tumakbo, no? Ano tong interpreter na to? Nasa computer na nga kailangan pa ng interpreter, no? Una para malaman na Python siya. Pangalawa, ang computer hindi nakakaintindi ng English talaga yan eh. Ha? Yung tinatype na hindi niya naintindihan yun, no? Wala, ano yan? Ang nangyayari dyan, kino-convert yan, nag-basic, ano ba kayo, di ba? Tinuro to sa basic computer ninyo. Kino-convert yung mga tinatype natin, yung ginagawa natin sa computer, sa machine language. Ano tong machine language na to? 10101, ganyan. Ganyan lang naiintindihan yan. Okay, so kailangan ma-interpreter para maging ganito yung mga yan. Okay? Ganun si computer. Na ano yan sa CPU. Na-translate. Na-translate yan sa processor nyo. Sa AMD. No? Tsaka sa i7. Na, yan, ano may mga processor yan? i7. Intel's i7. Yan ang mga processor. Doon pinoproseso. No? Siyempre, mabibilis. In milliseconds lang yan. No? Kapag tinype mo yung ano, andyan na agad. No? Yung mga ganyan, no? Eh, na-translate na pala yan. Naging period. Pero hindi talaga period yan nung sa computer yan. Okay? Sige, yan. Kailangan ng sa interpreter. Kailangan ng interpreter. Python interpreter para tumaklo. Tapos, tumakbo na nga. Nag-type ako ng 10. Sa baba kayo tumingin. Ha? Kanina, okay na yun. Ano na yun? Yung command prompt.
Tapos na tayo doon, no? Ayun yung basic na output natin. Anong nangyari? Sabi niya, unsupported operand type for string and namaige, int. Ano yung str string? Text. Okay? Ano yung int? Number. Ang nagka-problema dito, decades tsaka age 10. Okay. E nag-input naman tayo ng 10. Numero yon. Ang nangyari, no? Kung kanina, automatic na alam niya na number yon, dito hindi. Kailangan nating i-convert yung in-input mo kasi lahat ng in-input dito, kapag ito yung ginamit, string yan. Okay? Gets? Kailangan natin gawing convert yung input mo. Yeah. Wa. Save. Control S. Tingnan natin kung nung dinivide. Clear screen. Oh, hindi na ako dito, hindi na ako nagtatype nung yung Python. Di ba? Di ba? Hindi na ako naggaganyan. Na mas madali. Sa Visual Studio Code o dun sa kanina. Ah, dito. At hindi pa nawawala yung mga tinatype ko. Ayan. Dyan pa rin. Then, you are 1.0 decade. Sa isang dekada na akong bubuhay. Kaya lang may isang takbo lang yan. Kailangan patakbuhin mo ulit para. Ako ay, pero ganito, ako ay 41, no? Kaya, so, 4 decades and 0.1. Wala namang 0.1 na edad. Okay, 4 decades, so, pero ano natin mas ayusin yung pagko-compute na yan. Okay? Lang natin yung. Okay, so merong tinatawag na yung division dito. Ay, babalikan ko. Double divide, whole number lang. Tapos, tinatawag na gawa tayo ng variable for years. Kasi, dapat 4 decades tsaka 1 year ang 41. Di ba? Kasi wala pang isang dekada yung 1 eh. May butal. Yung butal. Paano kukunin yung butal? Age. Tapos, yan. Tawag dito ay mod. Kukunin niya yung remainder. Siyempre, ano pa rin? Yung decades pa rin, which is 10. Yung pa rin ang okay. So, ganito na mangyayari dyan. You are plus naman natin ang labeling. Di ba bang nagko-compute ng math? Basic ano no? Ang basic na tinuturo ng teacher. Lagyan nyo ng tamang label yung output nyo. Nag-compute kayo ng area. 10 times 20 yung length times width. Nilagay nyo lang dun sa solution nyo. 200 carabao, 200 house, yeah. 200 what? 200 square meters, mga ganun. So, dito yung pagle-label na ng tama. O, kung monetary man yan, peso, dollar, para alam, eksakto yung output. Okay? Kids, and ilang years and dito naman sa pag-output, yung numeric naman, i-convert natin into string, baligtad. Kasi yung years, integer yan, di ba? So, gagawin naman natin string. Pagka ganyan, conversion ang tinatawag. Ha? Plus ulit. Yan. Years old. Ayos. Period. Ayan. Guhin natin tong patakwin ulit natin. Clear screen. CLS. Same number, 41. Tingnan natin kung ano mangyayari. No? 41. You are 4 decades, 4 na dekada. Kasi 40 na ako. And 1, kaya lang. Diba? Hayaan nyo na yung years old. And 1 year old. Okay. Takbo ulit.
209 kunwari. Ano kaya yun? 20 decades and 9 years old. Meron ka ng age calculator. Okay? So, yan. May isa ka ng Python na program na age calculator. Diba? Sige. Yun yung ano natin sa numeric part. Okay? Tapos dagdagan nyo na lang. Kaya na mag-research ha. Sa alam nyo na ang gumawa ng file sa loob ng folder lang naman to. No? Sa alam nyo na na .py ang kayang patakbuhin ng Python sa loob ng Visual Studio Code. Mas madali kesa din sa nakaka-boring. Paano ka ang dami-dami mong program dito ka nagko-code sa nasarado ko na ba yung aking. O yan. Ano gusto mo? Dito o doon? Diba? Kung may sumagot na dito, okay lang naman. Walang problema. Yan doon kayo sanay, di ba? Okay. Next, ano yung nasa topic natin? Conditional. Okay, ito, conditional. Conditional basically is the logic. Okay. Or yung we make decisions, no? So kasi sa program naman hindi lang oo nang oo, hindi naman ano, di ba? Yung mga input mo kailangan, yung mga input hindi naman lahat tama. Kailangan mo i-validate, kailangan mo anuhan ng decision, or dito sa sample na to, okay, yung input na yon, meron siyang anong ibig sabihin, no? O kung for example, kapag yung 90 degrees or higher, sabihin niya stay inside, no? Huwag ka lalabas kapag yun yung input mo. Okay? Sa baba, wala mga figures yan. Kailangan may figures, no? Kailangan may data na tama. Hindi mo lang ilalagay na raining. Stay inside, stay outside, or go outside, mga ganun. Hindi. Dito, ang gagawin natin, may figures. Tapos yung figures na yun, ikukumpara natin. No? Using what? Conditional statement. No? Or if statement. If. Kung. Diba? Kung. At yan, ito yung mga operators. Mga symbols. Pagka ganun, less than. Halos lahat ng programming language. Ganito, di ba? Ako lang dun sa iba. .NET, C#, C++, ganyan. Not equal, equal to, less than or equal, greater or equal. Okay. So conditional statements is used for comparing something, comparing value, comparing two numbers or anything, di ba? Kunyari dito naman, no? Yung paggamit ng equal, okay. So kapag isang equal yung 95, nilalagay mo sa variable na temp, okay? Nagiging yung temp, pag pinrint mo may value yan na 95. Pag dalawang equal, no, katulad yung nasa taas, yun yung doon ka magko-compare, okay? Yung sa taas pang mathematical operation, yan. Sa baba, yun yung pang-compare, pang-comparison. Comparison na or conditional statement. Okay? So, yun lang ang tatandaan natin. Huwag nating gawing comparison yung nasa taas. Mag-error yan. Okay? Sige, yan. Gawin natin. Okay? Andyan na yung code. Gawa tayo ng weather .py tapos yung temperature. Then, ayan. Ilagyan natin ng comparison. Dali lang yan. Visual Studio Code. Dagdag ng isang file. Ayan. Siyempre, bagong code dyan. Temp. Nature or temp. Ayo. 95. Okay, so, numeric.
Tapos ito na yung conditional statement. If temperature is greater than 80, okay, yan, may ganyan ha. Print. By the way, ito. Meron tong indention ha. Huwag nyong iaano dyan. Okay. Huwag nyong ilalagay yung ano dyan. Yung out, yung susunod na gagawin dun sa loob ng conditional statement. Ha? Sa if. I-indent nyo ng apat. Gamitan nyo ng tab. Ito kasi automatic. Ito maganda sa Visual Studio Code. Nung in-enter ko, automatic na yan ang in-indent. Okay? Okay, G. Copy. Promotion tayo. Yan. Okay, so ito na yung pagpiprint. At double quote kasi meron akong single quote. It's two. At yan. Yan na, enter para sa susunod na ano. Stay inside. Inside. Yan. Yes. Tapos anong gagawin? Play. Yun, yung play na yan. Clear ko muna yung screen. Yung program kanina, wala na. Wala na kasi hindi yun yung pinaktakbo mo. Gusto mo tumakbo pa rin yun, idagdag mo tong ano dito sa program na to. Paano kung gusto nating tuloy-tuloy na tumatakbo yun? Ibang ano yun? Ibang proseso yun. Okay. Two hot 95. Ngayon baguhin natin yung value, no? So nating yung below naman. 75. Ay, 75. Tama yung output kanina, ngayon pinalitan ko na 75. Ano, ipinakita niyo yung output, humihinto na yung program, ha? Okay. Ito lang kinaklaro ko, ha. Hindi na tumatakbo yung weather.py pagkatapos ng output. Okay. Ginawa niyo na yung ano eh. Wala na rin yung values and anything. Hindi niyo na pwedeng makita yun. Okay. May paraan para mangyari yung ganun. Clear screen ko. Okay. Bakit wala? Walang lumabas. Nung nilagay ko yung 75. Okay. Ito na yung ano, kapartner ni if else. Yan. If else, kung hindi sa pula, sa puti. Yan lang. Tama, mababasa ito. Talagang ano to. Nakikinig. Okay. Ikaw ano yung name mo, Jedi? Mr. or Miss? Type ka nga. Or isilabos mo yung pangalan mo. Kung paano natin i-pronounce. Okay. So, else, kapag mabab, ba, ibig sabihin, yun, maglagay na lang tayo ng message na kahit ano. Okay, siya lumabas. Gala na. Yeah. Naman kahit anong output, parang na medyo masaya-saya naman yung ano natin. Gala na, okay. Pero hindi naman to yung tinuro ko sa inyo na pag-ano ng input, mano-mano. Dapat yung magta-type yung ano. Ang gawin natin, i-combine lang natin yung napag-aralan doon sa page calculator tsaka dito. Sige. Hindi mano-mano yung input. Temperature pa rin. Okay. Pero kasi may point, may decimal places yung ano, di ba? If upload ko. Kasi may baka malay mo 20.5, mga ganun, may decimal places kaya 'yan ang magandang F.
was the temp outside. Next line. Ganyan. Temperature. Ganyan. Clear screen. Play natin. Ah, nagtaton. Anong temperature sa labas? 90. 99. It's too hot. Stay inside. Tapos, pwede naman natin patakbuhin ulit yan. Ganyan. Pero mahaba yung command niya. Itatype ulit natin yan. No? Yan. Para tumakbo. Copy ah. Paste. Yan. Ay, no, nagkakamali pa ako. Ano na lang. I-play na lang natin sa taas. Mas may, mababa naman. 74. Gala na. Okay. Diba? And so on. Pwede nyo pang dagdagan niya. Next. Diba, Jed? So, meron ka ng age calculator, meron ka ng weather.py. Okay. Ito, no? Talagang gusto kong, ano eh. Marami akong topic sa slides ko kung mapapakita ko sa inyo. Pero talagang, we only have a handful, limited yung time. Saka, gustong-gusto man namin eh, pero talagang, yun lang ang na-promise namin sa inyo. Yun lang yung commitment namin sa inyo. 2 to 3 hours. No? Okay. Ang importante dito, alam nyo mag-install ng Python. Teka, yung mga ano, yung 100, ilan ba kayo? Yung 98 na yan or 100. Aasahan ko yan. Ha? Kahit man lang simpleng ano, makapag, ano kayo yung ginawa natin kanina. Simpleng calculation, tumatakbo na yun. Pwede na kayong magdire-diretso sa Python. Kasi bakit? Meron na kayong environment, pwede na kayong mag-code. Nak-set up na eh. Okay, tama ba ako? Yun lang ang problema nyo. Nung nag-join dito, yun ang unang-unang gusto malaman. Eh. Paano ba i-set up yung Python na yan? Okay. Balikan ko yung sinabi ni ng benefit or bakit Python ang pinakamadaling language yung kasi ano lang yung in-install natin. Nag-download lang ako na installer doon. Ayos na. Mas chinek ko kung anong Python version. Ayos na. Hindi na ako nag-command-command ng napakarami. Di ba? Para mag-install lang. Sige. Balik sa tayo sa nested if. Sige, walang problema. Else if kapag elif. Elif yung ano, nested if dyan. Temperature naman ay oo nga. Greater than 80 siya pero kapag isip na natin. Huh? Ah, pag lumag pag greater than 100. Ayan, sige. Oops, pansin nyo, hindi nag-indent kasi wala akong ganyan. Kita nyo yung pagkakaiba. Pag ganito, alam niyang Python. Pag walang ganyan, hindi niya alam. Hindi niya ini-indent. Magkaka-error tayo. Sige, meron din. It's equal to 80 or greater, di ba? Ang pag-ano ng ano, ng 100 na lang kasi, ano eh, para medyo mataas-taas. Elif I, parang elips. Elif I else if. Yan. Yan ang sinorkat na else if. Okay. Parang another if siya, nested if eh. Diba? Nested ibig sabihin marami. Parang ka maraming elif dyan. Tingnan natin yung pagkakaiba. It's too hot dito. Pag ano, pero less talagyan natin ang condition dito and ayan kasi magbabanggaan eh yung 100 di ba kuha mo magbabanggaan tong 100 kapag ano inano natin and the temperature
is less than 100. Pag equal to 100, di ba na yung sasabihin niya? Takbo, yan. Diba, takbo. Init na siya, no? Mainit na. Okay. Else, kapag, ano naman, yan, isa pang elif. Itong, eh, kasi itong galang hindi uubra. Okay. Paano kapag, well, okay lang na, pero mas specific. Okay. Pwede na natin ni elif yung, I'm just showing na, pwede yung ano, yung, ano kanina ni Merdev. Ganyan. Tingala na. Na dito. Wala. None of the above. Temperature. Ano lang naiisip natin. Okay. Sige. Nested. Kapag pasok dito, yan, ito train niya yan. Kapag dito, ayan. Pag dyan, hindi pwedeng, hindi pwedeng lahat to i-print. Ang ibig sabihin yan. Kung saan lang pasok yung condition, no? Kaisipin mo rin, ano ba yung kailangan natin sa elif? Or else if, no? Ah, pag wala sa lahat ng mga to, no, yung input mo, eh dito yan, dito pupunta yan. Walang temperature. Pero, pasok naman lahat eh. Tignan natin kung, hindi lahat ng condition eh, kahit anong-ano, na-cover natin eh. Negative, one, pwede ba yan? Gala na, oh. Malamig-lamig pa yan. Less than ano pa yan eh. Okay. 200. Play ulit tayo. 200 na yung temperature. Takbo. Okay, so yan. You have a nested a condition. Tapos meron ka ng mini app no? Pwedeng mag-ano ng temperature kung ano yung nasukat. Sa inyo kung ano yung mga condition na gusto nyo dyan. Itong end, nadagdag ito ay dapat parehas to ay tinatawag na true. Dapat yung condition na to at saka to ma-satisfy or true dun sa input mo. Okay? Kaya nilagyan ko ng limit between 100 ay between 80 tsaka 99, no? 'Yun ang sakop nitong statement na to. Kung hindi ko nilagyan ng ganun and laging pupunta dito kapag higher sa takbo. Okay ba? Tama ba? Or sorry, hindi na mapupunta dito. Lagi na lang ito. Game. So, back to the lecture. Ano pa ang ating yan, nested. Nakita ko na, no? End. Yan. Nag-end tayo. Ito naman, ibang-ibang tawag nito. Dalawa yung input niya. Okay, so dalawang condition din dapat yung magiging totoo, magiging true. Okay, it's up to you to explore. Palitan niyo na lang yung ginawa ko. Oh, basta ang akin lang eh, nalagay ko na yung if tsaka yung nested if, yung elif. So yan.
Ayan, pakibasa nyo na lang yung slide. At hold on, time check, para 3:54. One more example, no? Okay. Yan, okay. So ang gagawin natin dito, random input, no? Rock, paper, scissor or dice, no? Dice sana to, pero inaano ko na lang. Okay, ang pinaka-topic naman dito yung importing modules, no? 'Di ba meron may mga functions kanina na ginamit tayo, which is yan, yung input function yan, di ba? Na kumbaga built-in na yan sa Python. Okay, nung in-install natin yung Python, yung dinownload natin, may tinatawag na library na yun. Saan niya nakuha yung input, di ba? Doon sa library, doon sa, ito na yung mga available na command gagamitin na lang natin sa Python. Okay? So, nung in-install yung Python, there are built-in types and function. Ibig sabihin, gawa na. Doon nagawa. Pero pwede tayong gumawa ng sarili natin. Hopefully, makover pa natin. No? At yung mga built-in functions na yon, ito, yung mga yan, date time, random, marami ha. Merong sum, yung SUM, isasum mo yung numbers. May documentation niya, no? Tingnan nyo na lang sa baba. Okay. Click ko at it took us to where? Yun. Standard library. Andyan yung mga built-in function, napakarami. Saan ba yung random? Random. Control F ko na lang, ha? Yun. Ito yung kailangan natin, okay? So meron ba naman kasing ano, 'di ba? Mag the dice na hindi random, alam mo yung lalabas, hindi syempre. Hindi mo alam yung lalabas noon. So tsatsambahan mo lang kung tama ka o mali. So 'yun ang ano natin. Well, okay? So using that random function, no? Ayan, ganyan. Gagawin ko na yung file pagkatapos i-tuloy na lang natin. No? Kasi i-output natin kung ano yung lumabas sa role. No? Kasi pag tinawag mo yung random.randint, yung int, alam natin na ano to, numeric. Baba? Paano naman kung hindi numbers yung ira-random natin? Mamaya yun. Iba pang klase ng random yun. Okay. So ito, gawin muna natin yung dice project natin. Balik tayo sa yan. So gawa tayo ng panibagong file. Dice. Roll dice. Iwa. Yan. Tapos okay, so ito yung pinaka-topic natin, i-import natin yung random na function para maggamit natin yung library. Okay, wala na tayong kailangan install kasi na ano eh, andun na eh. I-resolve na lang natin result ng pagro-roll, pagra-random niya. From that, run in. Pero lumalabas ng ulitin ko. Itong command na to, sabi niya, dapat parehas integer. Yan. Sinasuggest niya na ano yung arguments ang tawag dito. Yan.
dapat parehas integer whole number. Okay? So from mag-uumpisa daw saan? Sa 0 hanggang 10. Yan. Ah, 6. 6 lang yung dice, di ba? Or wala namang 0 sa dice. 1 tsaka 6 lang. Wala namang ganun na dice. Tapos, syempre, print na natin. Okay. Print. Katuwaan lang. Si hula nga, ano lalabas dito? Okay. Number. 4. Sige, sige lang. Tingnan natin. Ang tama ngayon, no? Ngayong linggo, tawag nito, swerte sa love life, no? Tutama ba dito? So, iyan natin kung sino sa inyo. Ayan na. One. Okay. RJ, one. Dane. Yun, diba? Sila yung mga tumama. Christine, mukhang lucky day nyo ngayon, no? Diba? Pakita naman natin na hindi na random talaga siya. Baka isipin nyo, yung one, yun yung unang number. So, isa pa. Okay. Baka may tumama ulit na ano dyan, no? Pag one ulit to, eh, hindi na random. Okay. Teka lang. May daya. Wait. Ha. Wait, ha. Hindi dapat ganito. Hindi dapat ganyan. Wait, ha. So, nagkakataon? Tama ba? Diba? Random siya eh. Hindi ano yun. Last. Isang pangtakbo. Yun, hindi. Oh, 5 ah. Magkataon lang na ano. Ha? Ayan din. Pag meron, mamalasin. Taliktarin natin. Hindi, syempre, lahat tayo ano na. Di ba? Di parang horoscope. Anyway, sige. Tapos na tayo sa number. Mamaya naman, ano, strings. Yan, mag-random ulit tayo. Okay. Victoria, bakit naman? Ano na lang? Yan, magdasal ka pa ng mas mataimtim para hindi mangyari. Sige. Next. Forward na natin doon sa Entiendes na to, na Entiendes no? Spanish. Dadagdagan lang naman natin to. Okay, guess. Yung mag-input tayo, hindi yung ano, basta isasabihin niya kung tama, no? Ng ating hula. Additional, hindi ko muna ipiprint. Ito kasi yung guess, yung hula. Siyempre, integer lang at yung input. Kinonvert ko into int, no? Pwedeng next line, pwedeng hindi. Okay. Tapos, para mas kita nyo yung screen. Conditional yan. Para ma-apply naman natin yung pinag-aralan natin. Hindi equals na ganyan ha, kasi ginamit ko yan dun sa ano. Yan, di ba? If guess is equal to result. Okay.
print. Smile. Pero pag hindi, tayo tayo dyan. Ito na. Pag mali yung ula mo. Ay, sobra ba yung... Ah. Bahan ka na. Sige, tingnan natin kung game. So, tayo magano at ako, ano kaya? Ano kayang five. Paul Jake, pagbibigyan kita. Five. What? Ba? Huwag kang mag-alala. Okay. Sino pa? Three. Sherilyn, sige. Three. Huwag kang mag-alala. Okay pa rin. Okay. Kinausap niyo ba tong interpreter? Bakit? Tama ba? Puro kayo swerte ha. Anyway, sige, yun lang naman. Ganun lang naman siya. Ano tayo ng isang maliliit? Puro okay eh. Dapat one. Ah, yun. Ako. Oh, magaling lang manghula yung... Ako, nung ako nag-enter, one. Ayun, sino ba yung one? Sa English, Kent, kabahan ka na. Di ba? Si Mr. Baha. Or... Yes. Okay, so... yun, ganun lang naman yung Python. Tinuro ko na yung file sa inyo. At kung titingnan nyo yung slide, napakadami pa niyang hindi ko talaga na-discuss pa sa inyo. Tulad ng... ano. At kasi bakit? Baka ma-overload kayo sa information. Okay? Yung pag ano lang na muna ng file lang yan. Kasi meron pang ano yan eh. Magsisave ka sa SQL, tapos meron pang mga list, no? Siguro another 30 minutes para sa list, no? O kaya dun sa pag-ano natin ng pagra-random natin ng string. Hanggang dun na lang tayo, tapos okay na, no? Rating lang tayo. Yan, ito. Yun yung sinasabi ko kanina na, di ba, random int yung kanina. Ito na random choice. So, sequences, yung sequence. Okay, nira-random niya yon. Okay, ito. Gawin natin to. Yung scissors, rock paper. Pero, ibahin natin parang flames, no? Okay, so kung yung wait lang. Roll dice, pani bagong file, flames. New file. Ay, at wait lang ah. So, dapat dito. Yan. Let's start. PY, mali pa spelling. Okay, so flames.
Wait naman natin yung mga tawag nito yung batang 90s ng panahon namin. Ito kami na nakikipagsapalaran sa ano, Club Light. Kasi mga Facebook tsaka ano, mga app, no? Ano ba ibig sabihin ng friend? Tapos, L, tab, L, angry or, tama ba? M, married, no? Kasal agad. Enemy. Tapos sweetheart. Tama ba? Kakaiba nun saan. Okay. Yan. Oh, tingnan natin. Ating konting laro sa lang, parang dami kong if nito, no? Pwedeng hindi lahat. Sige. Makasalanan ko flame spine na pili ko. Anyway, sige. Pero bigay ko lang yung konsepto. Alright. Una, yung mas nag-slambok dyan. Input. Kahit wala ng conversion kasi string naman. Diba? Merong may mga nikikilig. Tapos, ito yung choice mo na ngayon. Okay. Kung sa tingin mo na di ba, mamimili ka yan kung anong, dapat F, ano na lang, di ba? F. Well, nandiyan dyan eh. Tinipe ko na, sayang naman. Choice mo. Okay, hula mo. Sige na, hula mo kung ano kayo, no? String pa rin. Ano? Yeah. Nandun, dun sa task. Oops. Kaya nag-blue yung kanina. Error na yun. Pag ito na yung comparison if yung flames ay equal sa hula mo. Then, syempre, swerte. Print. Ay. Iyan na natin yung aba. O ay yan, kunin na yung yan. Kung hindi, yan. Else. Dami, napakarami. Ano? Mga simple lang na, ano lang. Print. Yan na lang. Pwede na. Okay, kung tama yung hula mo, oo. Kayo ay yun, yung hula mo. Kung hindi,
Paasas. Ay, lagyan natin ang pangalan. Paasas. Cash. So, I ni siyempre yung ayo I ni dalawa na space. Ano yan? Yan. Okay. As na to eh. Hanggang dito na itong talaga tayo. Double quote kasi saan part? Doon sa pag-input. Ah, okay. Nagdo-double quote lang ako kasi may nasanay na. Pero pwede namang single quote yan. Kasi wala namang ganyan. Pagka ganyan, di ba nakita nyo? Sa pagkakasulat pa lang, error na. Kaya, ina-double quote pa rin. Yung iba talagang kahit may double quote o wala, okay lang naman. Huh? Titignan ko kung pangalan. Okay. Pangalan. Boys, pangalan. Si Ivana o sinong ano nyo? Unang magpo-post dyan ng crush name. Ay, teka lang. Siyempre, yung ano pala. Wala tayong import. Lexi. Okay? Lex, ang crush mo ay si okay, Lexi. Lexi. Ang apelido ba niyan ay B? Nagsisimula sa B? Okay. Tapos anong future nyo? Kung sa tingin mo, love ba kayo? Tingnan natin kung tama. Ah, hindi, hindi. So, mali. Pali yung hula mo. Okay, so ganun lang naman. Pag okay, no, eto, dito mapupunta. At, teka, i-print pala natin kung ano yung na-random, no, ni computer, no. Paasa si crush mo tapos okay. Yung kung ano yung result ng place para alam naman natin siya ay friend mo may married mo angry yan na right. Mali na yung pagkakaano okay sa pa kasakit, no? Sige. Ivana. Ah. Tapos future, tingin ko, angry kami. Angry. Kaaway kami. Enemy. Enemy yung lumabas sa flames. Yan. Hindi pa lang nalagyan ng space. Okay? Yun lang naman. And many more. Ano bang susunod sa Python? No? Ano bang meron na lang tayong 10 minutes? No? Ano pang dapat kailangan yung aralin bukod sa I will send this to you. Kaya lang 100. No? Hindi ko alam kung paano. Ano ko na lang sa link sa YouTube. No? O kaya maglagay ako ng site kung saan nyo pwede ma-view yung slide. Merong slideshare.com naman, pwede nyo makita doon para mabalikan nyo kasi madami pa siya. Itong topic na kasi to, tapang ilang araw to na ano eh. 2 days. So kung titignan natin, may list and loops pa, merong yan, no? May index and so many more. Mga looping pa, hindi pa tayo nakakarating doon. Yan. So, pag-aralan nyo, alam nyo namang isulat, no? Then, ano ang susunod nyo, no? After, may yung malaman, no, kung anong
kung paano i-code yung Python po. Alam niyo na kung ano yung file kay Python, ano yung tatakbo, ano naman yung susunod na aralin nyo. Yan. Ito na kung paano yung web development sa Python. Diba wala pang, hindi ko piniliwanag dyan yung web. Sa web development, aralin nyo yung Django at yung Flask. Okay? Yung code sa Python, nilalagay lang naman dyan. Yung Django, dina-download dyan, I think, at yung Flask. Ito yung mga framework. Okay? Ano itong mga framework? Ito yung support doon sa ginagawa nyo yung development para magkaroon ng web. Diba wala tayong HTML na nakita. So, yung code ni Python plus yung HTML, yun ang ginagawa ni Django at Flask. And of course, SQL database connectivity. Okay? Sa W3, meron ako nakitang sample sa Python, no? Yung pagka-create ng database, pwede kong i-ano yung link sa inyo. Napakaganda ng W3 kasi na ano eh, na reference. Okay. Hold on. Hindi pa wala pwedeng mag-minimize. Ayan. Share screen at yun. So, diba? Ito, okay, para ma-download nyo, kailangan nyo ng pip, no? Kung paano i-install yung pip. May instruction naman dyan. Nandun din actually sa slide ko. Kung okay na, na-install nyo na yung tinatawag na driver. Okay? Lagay ko nga sa inyo yung link na. Pwede na kayong, sa mga advanced to, yung mga nag-SQL na, no? Kasi imagine nyo, paano mag-insert ng data dyan? Paano yung mga database ganito? Kailangan nyo ng driver. Yan, okay? Diba, pag nag-ano tayo ng video card, no? Mga NVIDIA video card, para makilala ng computer, kailangan ng driver. Ganun din yung may SQL, no? Kailangan ng driver nun para makilala ni Python. Okay? Same thing, same tool. Visual Studio Code pa rin ang gagamitin nyo. At yan, no? Nag-import tayo ng mga SQL connector tulad nung code natin sa random. Yan, di ba? Nag-import tayo. So kapag na-install niyo yung driver, import niyo dito yung MySQL, okay? Then ayun, kung makikita niyo yung mga code niyo, ayun, gumawa lang siya ng .pi tapos yan, nag-ano na siya ng database, very straightforward. Pin-rate niyo na yung pangalan nung database. And so on. Paano mag-insert ng data? Ganyan. Kunyari yung input sa may connection ka na, ha? Ako, hindi ko pa kasi na-install yung connector eh. So, ano ka na ng input tas para ma-save mo 'yan. Code, no? Okay? So pag naintindihan niyo yung ginawa natin, so madali na lang sa inyo 'to. Laging pare-parehas yung connection eh. Okay, yung pangalan ng database mo. Siyempre magke-create ka muna or yan, di ba? Create ka ng database. Pag okay na, palitan mo na lang yung mga nandito, no? Yung totoong values sa input. Maglagay ka sa taas ng pwede naman siguro kung mag-ano ng try ko ha, baka pwede bang i-edit tong line. Hindi ko basta ganun. Maglagay ka dito, what is your name? What's your address? Tapos, i-insert nyo na dito. No? Tapos, ayan yung command. Okay? Lagang sayang. No? And, if you want more from Ground Gurus, walang talagang bitin, no? Meron tayong Java muna ngayon. Parehas din ng Python, no? Very in demand din. Okay? Tapos, ito yung mga curriculum or outline ng course namin sa Java. Yan. Yan. Okay, so, kailan yan? March 2021. So, every weekends lang to kasi yun ang mga libre kayo, mga nagtatrabaho at mga estudyante, no? And 27, 28 yun. Fundamentals.
Ting meron yan, meron ding conditional dito, di ba? Sa session 1, yung if else. Paano naman sa Java 'yon? Okay? Ayun. Aasan ba yung rank ko nitong Java sa top 5 programming language nyo? Diba? Kaya na mag-research. Kahit i-search natin online kung ano yung rank ng Java. Okay? Diba? Napaka... Yes, Lance. Meron ka bang question? Habang tinitingnan ko yung ano. Kapag sa logic mo po pwedeng ano eh. Gawin natin. Dito. Actually, pwede mo siyang gamitin sa loob. Kung gusto mo pang maiba pang random, okay? Ay. Same thing. Anong purpose mo ba dun sa loob ng if? Ay, parehas na parehas lang din yung command. Why? Ano bang gusto mong i-random? Palitan mo na lang yung value. So, ganun din sa taas. Depende sa flow ng program mo. Basta ganun, ganito at ganito yung command, yung syntax niya. Variable name, plains, and then yung function, yan, mga function yan, saka yung input, na galing saan? Sa library. Hindi tayo nag-invento niya. Ha? Pwede tayong gumawa ng sariling function, pero sa advanced na yun. Okay? Yan. Iwan ko na siguro to. Then, yun, going back to Ground Gurus, ito yung community namin sa mga hindi pa nakakaalam. No? First is para makita rin nyo rin yung susunod na training namin. Their website, meron na. Facebook. Ayan. Para marami pa tayong webinar na gawin. No? Konting support sa inyo. Hindi naman siya ano ng certificate pero spread the word of mouth. No? I-share nyo na sa mga kaibigan nyo yan. Ano namin, yung next training, nandiyan dyan din yung Java, pinakita ko na sa inyo. And then, of course, the official YouTube channel of Ground Gurus. Ayan. At meron na kami ilang subscriber. 1.8 na. Okay. At plus 99 sana ngayong araw. Naka-live tayo pala. Okay. So, I think that's all for Python. No? Talagang marami pa sana tayong gustong pag-usapan but we only have handful of time. No? You're welcome. Okay? So, at konting tip, mabilis lang tayo, no? Naging tandaan. Okay? Hindi ako si Kuya Kim, no? Ano ba yun? Kasi kasama sa slide ko pa pwede. Hindi ko ba i- Okay. Okay. 5-6 yung kailangan yung tandaan kapag mag-uubos kayo sa karir nyo or kahit ano man ginagawa nyo sa buhay, di ba? So, think like a winner. Hindi ako nagpo-promote. Hindi ako nasa MLM, ha? Multi-level marketing. Think like a winner kasi siyempre, kapag winners, gusto nyo lahat na nagagawa nyo. No? Eh, yung mga talunan, no? Yung iisip na or walang kumpiyansa sa sarili. Talagang may mga excuses. Okay? Second is be jack of all trades. Ito, bago to. Be jack of all trades but master of one. Okay? Hindi be jack of all trades but master of none. Ito, master of one. Okay? Isa lang. No? Sige, kahit marami kayong nalalaman Python, Java, na, ano ba yung sa inyo? Ano ba yung gusto nyong masterin? Ako, .NET ako, pero alam ko mag-Python, alam ko mag-Java. Okay.
Bakit? E paano pagkailangan sa trabaho? Yan kasi sabi dito, the economic climate has forced IT professional to become more of a generalist. Okay. Multitasking, multi-skilled. Kaya hindi lang pwedeng isa lang yung alam nyo. A piece of this and a piece of that. Pero isa lang syempre ang lab ninyo. Isa lang ang nasa puso ninyo. Yeah? Hindi pwedeng marami. Okay. Marami kayong kaibigan. No? Pero iisa lang talaga yung talaga mahal ninyo. Diba? Tama ba yun? And ano yung technique para madali kayong matuto? Master the principles. Okay? Yung konsepto. Hindi yung tools, hindi yung Visual Studio Code, hindi yung pag-install ng Python yung principle. Okay? In example ng principle, ano yung konsepto? Na lahat ng application, ano, merong CRUD, C-R-U-D, merong create, retrieve, update, delete. Okay, pag ganon yung prinsipyo mo, yung alam mo yung konsepto, alam mo yung aaralin mo sa kahit anong programming language. Okay, yung pag-create ng data, pag-update, pag-delete, pag-edit. Okay, so pag Java man, yun ang unang aanuhin mo. Iisipin mo, paano ba to sa Java? Python, paano ba yung CRUD sa Python? And things, madadala mo sa kahit saan. Aba, principles, yung konsepto. Okay. And TEDS, Tech Expert Digital Sandbox, importante na meron kayong nakalaan na setup. Okay. Kung mag-ano kayo ng iba yung laptop yung pang trabaho, nandun lahat ng Python tsaka yung Java nyo, iba yung pang pang social media nyo o pang araw-araw nyo, pang ibang trabaho. Okay. Para hindi magalaw. Okay. Para hindi ma... Kasi pang trabaho nyo yun eh. May setup kayo. O kaya may virtual machine, may sa mga advanced na mag-setup kayo nung ganun para hindi na kayo tama din magano. Magpalit lang kayo ng laptop. Okay na. O same laptop, okay lang. Pero iba't ibang may virtual ano to, may mga images. Ganun na. No? Iba't ibang setup. At okay, madalas yung naririnig to. Emotional quotient over intelligent quotient. Okay. Mostly nagpo-focus tayo sa technical, okay? Wala, ang hindi natin alam ay yung mga nagiging kaya tayo tumatagal sa trabaho kahit tayo nagiging successful dahil sa emotional quotient natin. Ano to? Kumakain ng technical skills. Tatagal ka ba kung ang ikaw bilang isang kasama sa nagtatrabaho ka? Ano ka? Hindi ka maayos makisama sa mga kasama mo. Di ba? Hindi ka nakikipag hindi mo hindi ka nakikipag team up, no? Sinosolo mo, hindi mo inaaning trabaho mo or napakatamad mo naman. Hindi mo bro 'yon, no? Pakiramdaman lalo na sa ating Pilipino yung pakikisama. Tumatagal tayo sa larangan ng kahit anong industriya sa pakikisama. May non-technical skills. Madaling ito may YouTube ang Python, may YouTube ang Java. Pero yung attitude, yung ugali, hindi ko ito matuturo sa inyo. No? Nasa sa inyo yan kung paano nyo i-enhance. Okay? Or paano nyo be observant. No? Habang nagmamature tayo, no? Nagiging umaano yung pakiramdam natin sa mga nakakasama natin, no? Paligid natin. No? Kailangan ba siyang tulungan o hindi? No? Bihira naman yung nahihirapan, di ba tutulungan? Or yung pataasan ba ng ere sa isang team? Hindi tatagal yun. Okay? Emotion quotient, emotional quotient over intelligent quotient or technical skill. Okay? Yun ang magdadala sa inyo ng sa senior level. Right? And panglima, invest in mentoring. Mentor. Okay? Yung mga hindi ko namang sinasabing kami pero sige subukan nyo kami mentoring, no, yung mga nanggaling na dun sa pinagdaanan ninyo, no, hindi lang sa experience pati ganito merong bagong technology medyo advanced na hindi ko matutunan, no? Kailangan na sa trabaho, alam mong ginawa ko Facebook group ng mga sa dev option yung advanced na Nag-post ako doon. Kailangan ko ng tulong ninyo. Hindi ko kasi magawa to. Okay. Itong week lang. Tapos,
nung nilagay ko doon, no, kailangan ko ng tulong nyo, tapos huwag kayong mag-alala, compensated naman yung oras na tutulong nyo sa akin kung ilang oras nyo akong tinulungan. Yung iba hindi naman na nag-aano ng naniningilo ano, pero sa as senior ay abala din sa kanya. Or hindi naman abala, baga reward token na lang sa kanya sa pagtulong sa iyo. Hindi naman natin sa masasabing lahat ganun, no? Pero yun, humingi nga ng tulong kung pwedeng mag-invest, ayun, invest may kukunin mo yung professional service ng isang tao. Ayun, nagawa ko, di ba? Rather than yung bagay na yun, hindi ko magawa-gawa, nagagalit na si boss, nagagalit na si manager, hindi ko kasi alam Okay? Hindi ko nagagawa Nag-hire ako ng professional, tapos nung pinagawa sa akin, hindi na apektado yung performance ko sa trabaho kasi naturo sa akin ng mentor na yun. Okay? Kumbaga yung trabaho na yun, parang pinagawa ko na sa kanya, may natutunan pa ako. Ganun lang, kaya kayong mga nagtatrabaho, no? Kung nakibaga na sa mga tutorial, mag-PM na kayo dun sa marunong tas, pagkapihin nyo na lang. Diba? Ganun naman tayo mga Pinoy, o pangkapi na lang, pangyosin na lang, o pang i-gcash mo na lang. Okay? Diba? Magbe-benefit kayong parehas din. Sipin mo, diba? Yung binabayad sa'yo ng company, hindi mo nang nagagawa yung trabaho mo. Diba? Kumuha ka ng iba para tulungan ka sa ginagawa mo. Less stress, natuto ka pa. Lang ang pagtatrabaho ng ano. Kaya lang wag mo nang ugaliin yung ganun. Kung maaring ikaw na kasi, malay mo walang kamakitang tumulong sa'yo. So, yun lang yung mindset. 5 shifts na kailangan yung tandaan, no? Lalo sa IT career. Para medyo meron tayong mindset. Ay, meron tayong kinaalala, no? Kapag nasa ganito tayong issue. Okay? Or if we are walking towards our seniorship, no? Papunta na tayo sa seniorship natin, no? Kung gusto nating anuhin, no? Alalahanin niyo lang yung mga ganitong bagay, yung 5 shifts, no? Na winner, World Trade and TEDS, mag-setup kayo ng sarili niyo, mag-set ng para sa trabaho niya talaga, and EQ over IQ and mentoring. Okay, yun ang ginagawa namin sa Ground Gurus. Okay? Not just me, meron pa. Si Philip yung Java expert natin. That would be after 2 weeks, no? Ano ba ngayon? Or hindi, next week na pala. Next week na. Okay? Yun lang. At saka, subscribe and like. Diba? Yung vlog natin naman kasi hindi katulad ng ibang vlog. Technical . So, hindi naman kami nag-expect ng million subscriber. Hindi kailangan ni Sir, hindi kagaya ni Sir Rapi, no? Talagang 18 million. Paabot kaya namin yun sana. Saka yung ni Ivana, hindi naman natin ina-expect na ganun. Kasi may specific content tayo, no? Tatala para lang talaga sa IT. Okay? So thank you for your time, at yung sa mga hindi nakapasok, panoorin na lang yung YouTube, yung mga kaibigan niya, sorry. Ako nga hindi rin makapasok kanina. I think that's all. Okay? Yung natutunan niyo ngayong araw, flames. 'Yun lang. Okay. Yan lang na-share ko sa inyo, flames. Okay. Sige. And record LinkedIn. Yes, LinkedIn, Lance. I have a LinkedIn. Okay, pero wag mong bibigay sa recruiter. Makita ng boss ko, nag-aba. Baka nakita na si Jok, naghahanap ng bagong trabaho. LinkedIn. Ito. Para meron naman kayong ng profile ko. Alright. Okay. At yung join na kayo sa group, naka-post naman sa taas. Hindi ko pa pinapaano tong meeting nito. Paki-click na lang sa YouTube. Subscribe and like, panoorin niyo. May konti kaming pang Solid ba? Okay.
Lahat kayo saka lang. Tama ba yan? Itong 92, 98, kayo lang ang saka lang. Malakas. At sana sa mga susunod pa. Okay? Yun lang. I think, Aji, na-promote ko na yung susunod natin training. At ayun, have a great weekend. Family time. Spend your, the rest of the week for your family. At huwag na kayo magbukas ng computer. Ha? Pag na-like, pagkatapos yung mag-subscribe at mag-like, magpatay ka ng computer, gumawa ka na ibang bagay. Ha? Okay. Right? Thank you. Comment na lang kayo dun sa YouTube live natin. Okay. Wala tayong masma. Wala tayong mas. Thank you.